up mga ka-Berks? Again, this is Louie, aka Silong TV, and welcome back to our channel. So ngayong hapon, gagawa na naman tayo ng isang mura at masarap na merienda. Napakakunti lang nagagamitin natin isang cup dito. Huwag na natin patagalin ito. Gagawa tayo ngayon ng cheesy donut. Let's go! At ito na nga tayo sa ating kusina. Ipe-prepare lang natin ang mga gagamitin natin. At para sa mga sangkap, simulan na natin. Pero bago ang lahat, isusuot ko lang itong aking apron. At magsusuot naman ako ng plastic gloves. Ayan, okay na lahat. Bubuksan ko lang itong gatas. At kailangan ko lang dito ay 180 ml. O 3/4 cup. O mga ka-Berks, kung medyo nagtitipid naman kayo, ay pwede naman kayo gumamit dito ng tubig na lang. At ngayon naman ay sisimulan na natin ang pagmimix o paghahalo. Lalagay ko lang itong all-purpose flour dito sa isang malinis na bowl. At isusunod ko naman itong asukal. At baking powder. Sasama ko na rin itong asin. Hahaluin ko lang ito. Ilalagay ko naman itong gatas. At cooking oil o mantika. Haluin lang ulit. At pag medyo nagbubuo-buo na, ay imamasa ko na ito. Wala lamasin. Gagawin ko lang ito pa ulit-ulit hanggang makagawa ako ng dough. Mga ka-Berks, ito ay isang business idea rin o pwede nyo gawing negosyo. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, ay kailangan natin kumita. So malaking tulong ito para sa ating lahat. So ayan, okay na to. Gagawin ko naman ay tatakpan ko lang ito ng plastic o pwede nyo takpan ito ng isang malinis na tela at iiwanan lang natin ito for 30 minutes. At ngayon naman ang ipe-prepare ko ay itong ating cheese. Ayan, hihiwain ko lang ito into cubes. Ganito kalaki mga ka-Berks ay okay na. Tatabi lang natin ito. At ngayon naman, after 30 minutes, ay imamasa natin ulit yung dough natin.
hagiin ko lang ito. Mamasa ko lang ito pahaba. Hati lang ito ayon sa inyong gustong laki. Tumuha ng isang piraso at iplat. At pwede nalagyan ng cheese sa gitna. Isara at bilugin. Ayan. So gagawin lang ito paulit-ulit hanggang matapos natin ang ating donut holes. Kapag okay na, simulan na natin magluto dito sa ating kalandi kahoy. Magpapainit lang ako ng kawali. Pag mainit na, lalagyan ko lang ito ng mantika. At least 1 cup. At pag mainit na ang mantika, ilalagay lang natin itong ating donut hole. Medyo paglayo-layuin nyo lang mga ka-berks. After 3 minutes, ay babalik na rin naman natin ito. Para yung kabilang side naman yung papupulahin natin. Okay na, ihahanguin lang natin ito. At magluluto lang ulit ako na isa pang batch. Pag naluto na lahat, igugulong ko na ito dito sa asukal. Ayan, tapos na ang ating cheesy donut hole. So nakagawa na naman tayo ngayon ng isang sulit at murang merienda ngayong hapon. So madali lang gawin yan, konti lang yung ingredients at napakasimple. Magugustuhan ng mga anak nyo. Again, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta ng channel natin. At sa mga bago dyan, isubscribe mo na yan. I-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga gagawin nating video. Paano magandito na mga ka-berks at magkita-kita ulit sa susunod pa nating vlog. And bye!